laging yes. Sinasabi, isusunod ko sa inyo yung sabi ni Tagle. Ang sabi dito ni Tagle, spread good news, not fake news, sabi ni Tagle. Mr. Tagle, the author of fake news from the very beginning, from the beginning of Philippine history, and even before, na pumasok yung mga barkada mong Kastila na may dala ng reliyon dito sa ating bansa. Sila yung author ng fake news. Inantin na kayo ang author ng fake news. Sabi ko na. Ayaw talaga. Yung sinasabi mong good news, bad news. Wala man po kayong good news. Kung alam lang ng mga tao sa buong Pilipinas, sa buong mundo, you will be totally rejected. Kung alam lang. That is why nga, I am encouraging you people, the Ophirians. You have to search our true history. Pinagluloko lang tayo ng mga Kastila. We are not Filipinos. The true identity of this country, the Philippines, we recorded in the scripture. It's not only in the scripture, in ancient history, including the book of Jubilee. Gusto kong encourage kayo, mga kababayan kong Ophirians, na simulan na natin po itong pagsaliksik para once and for all maitama ang ating direksyon in the future. Tama yung old saying in Tagalog, ang hindi raw marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakaparaon sa kanyang paruroonan. Hindi makakarating sa kanyang paruroonan. That is why yung direksyon natin. Lagalag tayo. Hindi alam kung saan tayo pupunta, saan ba tayo patungo. Yung history natin kasi, fake. We have a fake history, kaya po si Damaso at yung mga dilawan, ayaw nilang i-revise ang tawag nila sa mga gustong baguhin ang history ng ating bansa, the revisionist. And they are telling us na masama ang pag-revise ng ating history. Bakit minamindset tayo nila na ang pagpalit sa ang pagpalit, mga kababayan, sa ating pag-revise sa ating history ay masama. Bakit tayo sinasabi nila? Kasi pag na-discover natin yung ating rich history and culture, kakalimutan natin kasi sila. Feel nila yon, alam nila. Pag na-discoveryan niya na niloko natin sila, binobo natin sila. Wala, paano na natin makokontrol yung mind ng mga Filipino at yung resources ng bansa? Wala. Isusuka tayo. Kayaan niya, patuloy nating lukuhin sila. You see? Ganun po ang ginagawa nila. In the European power,
is doing that until today by the use of Damaso. Kaya itong sinabi po ni ano, ni Tagle, huwag tayong naniniwala sa sinasabi niya. Huwag kami, Tagle, huwag kami. You're the source of fake news. Yung good news na sinasabi mo, ay, hindi mo nga alam kung ano yung good news. Ang akala mong good news, yung sinasabi mo, hindi yun good news sa mga tao. Bad news. And in fact, kung yung mga nangamatay, makabalik lang ngayon, ay, iwan ko lang kung anong gawin sa'yo. Sa inyo. Pinahamak mo yung mga kaluluwa ng mga tao. Millions of them. Ang akala nila, makakapasok sila sa langit. Hindi pala. Paano naging good news yun? Because you are not, you know, particular of the good news. And you do not carry the good news. You don't have the good news. Ano yung good news? Ang good news na sinasabi niya, gospel. Because gospel, ang ibig sabihin good news. Alam niyo yung gospel? Sabi ko sa inyo. Ibang gospel, the other gospel, ang sinasabi niya. It's not the gospel as the scriptures stated, mga kababayan. Bakit sinabi kong sila yung author ng fake news? Imagine. Pati yung kwento sa ano, sa scripture, binago nila. Ngayon nga, nabasa ko, si Mama Mary, mga kababayan, sabi ni Pope, baguhin natin anya kasi yung doctrine ng co-redemptrix, kasi hindi man anya, that's foolishness. Sabi ko nga doon sa na-post na balita, ngayon mo yun sinabi na it's a foolishness, yung co-redemptrix doctrine. Ilang taon ninyong pinapaniwala? Ilang centuries ninyong pinaniwala yung mga tao that Mama Mary is a coro? Redeemer. Yung ibig sabihin ng co-redemptrix, a co-redeemer of Jesus Christ. Ilang taon na ninyo na pinaniwala, tapos sasabihin ni Pope, that's foolishness. Basahin niyo po yung news. Di ba nakakalungkot yun? O sino pang maniniwala? Then you tell the whole world about the so-called infallibility of the Pope in terms of doctrine. Then all of a sudden, yun ang mababasa ng mga tao. Paano na yung mga naniwala, nalagalag sila, naging lagalag, naniwala. Kaya nga, most people ngayon ay nananalangin kay Mary. Yung mga Catholics, di ba? Nananalangin kay Mary kaysa sa ating Panginoong Diyos sa langit. Kasi pinaniwala yung mga tao, mga kababayan, na si Mama Mary, co-redemptrix, co-redeemer, as mandali maglumapit sa kanya. Kasi ang ina, mapagmahal. Di ba yun ang tinuro sa atin? You see? Kumusta naman, Mr. Tagle? Ano yung magiging ma-appoint ka na pati doon by January yata? Ikaw na yung pupunta ka na sa Vatican. Then you are telling us na good news daw yung spread the good news, not fake news.
Ito yung sasabihin ko sa iyo, Mr. Tagle. Itong statement mo, mas makabubuti na isabi mo yon habang kaarap mo yung salamin. Sasabihin mo sa sarili mo, oy, ikaw, na nakasutana, spread good news, not fake news. Then after na sabihin mo yon habang nakaarap ka sa salamin, huwag sa tao, sa mga kasama mo naman, na mga pari at madre. I-conference mo, Mr. Tagle. But before you do that, you have to know the good news. The gospel as stated by Christ. Ano yon? Alamin mo muna. Pag sigurado ka na, ayon, then, ispread mo sa sangkatauhan. Pero alam mo, Mr. Tagle, ang mangyari niyan, pag na-discover mo yon, ang totoong good news, hindi yung sinasabi ninyo ngayon, ang good news, fake news yun. Pag nalaman mo yung good news na totoo, you will leave your institution. Aalis ka dyan, tulad ng ginawa ng mga pari na naligtas, tulad ni yun sa Amerika. Pari yun, German na priest, yung father of the Protestant, ano? Sino nga yun? Ikuan mo nga, nakalimutan ko. The German priest, the father of Protestantism. Then you will follow the footstep, I pray, of Charles Chenicoy, isang pari. You can read, mga kababayan, the book of Father Chenicoy. You can search. Ang titulo po niya ng libro ni Father Chenicoy ay 50 Years in the Church of Rome. Very enlightening po siya. Very enlightening. And the one Spanish priest, nakalimutan ko yung pangalan noon. Ang author na book na The Godfather. Baga yung mga nanonood, maalala. Nakalimutan ko lang yung ano. Very enlightening, mga kababayan. Now, baka nanonood yung mga kaibigan ni Cardinal Tagle. Di man po ako galit sa inyo. Di ako galit sa inyo. All the priests and nuns. In fact, kasama ka po sa kayo, kasama kayo sa aking panalangin that one day, masumpungan ninyo ang katotohanan. Actually, kasama kayo sa biktima eh. Biktima rin sila, mga kababayan. Naging biktima rin sila. We have to pray for these people na as we rise as a country, the land of fear, mga kababayan, these people of the cloth, masumpungan nila ang katotohanan by the guidance of the Holy Spirit as we encourage them to read the scriptures. Tama po? Kasi sila, ito mga Filipino din ito, they're Ophirians, mga kababayan. Only that, they were deceived by, you know, ng mga teachers din nila.
Yun ang nakagisna natin for the last 500 years as the Spaniards came in our country. Yun ang dala. Kaya nga, hindi ko din masisi yung mga tao pag naririnig kong nagsasabi na ako anya ay pinanganak na ganito, ito yung reliyon ko. Dito na ako mamamatay. Hindi ko kayo masisisi. Ganon din ako noon. Ganon din. All of us. Nasasaktan din ako. Only that, by the grace of God, mga kababayan, ayun, nasumpungan natin ang katotohanan na to. And ako'y natutuwa kasi si Manny Pacquiao from Jensan, from the land of Tarsis, napaka-religyoso noon. Di ba yung waboxing siya? Laging may rosaryo siya. And biglang naging Kristiyano. Naging Bible Christian siya. And this time, as a senator and a boxer, known all throughout the world, he is spreading the word of God sa buong mundo at in particular sa mga taga Mindanao. God bless you, Manny Pacquiao. Kita ninyo? And that's the power of the Holy Spirit. Ganon magtrabaho. And ako'y natutuwa kasi lagi kong naririnig yung ating Pangulo quoting scriptures, especially from Ecclesiastes, the book of Ecclesiastes in the Old Testament. Hindi niyo napapansin yung ating Pangulo. Kahit mura ng mura, maya-maya, sasabihin niya, alam ninyo, sabi nga sa Bible, in everything, there is a season and time. Napansin ninyo yon? Favorite niya yon. So, mga kababayan, para yung kinakasama si Madam Hanilet, lagi siyang binabasahan ng scripture. In everything, there is a season and time. A time to speak, a time to keep silent, a time to plant, a time to harvest, a time to be born, and a time to die. Ganun yung laging, then may mga sinisingit siya, mga kababayan, na akma doon sa sinasabi ng scripture sa Ecclesiastes. Ang ibig sabihin nun, unti-unti, mga kababayan, yung ating Pangulo ay nabubuksan yung kanyang kaisipan sa katotohanan in power of the Word of God. You see? So, gayon pa man, Mr. Tagli. Hindi kita tatawagin father, kasi in the scripture we have only one father, spiritual father. It is Abba, Father in heaven, the God in heaven, the true God, the Abba Ginoo in Bisaya God. Mga kababayan, alam na natin noon, alam ng mga forefathers natin, the Ophirians, as they pray, mga kababayan, they clasp their hands and tumitingala sa langit and call Father in heaven, Abba. Inalis yun ng mga Kastila sa kamalayan natin, mga kababayan, as they destroyed our history.
At pinaniwala tayo, mga kababayan, that we are pagans. Baliktad po ang totoo. We are not pagans. We know the true God. We were not pagans. Ang ginawa ng mga Kastila sa order, mga kababayan, ng Roma, i-introduce sa atin yung religion, the pagan religion. At ito yung ating paniwalaan. Then all the places, they attempted to erase even the names. Our forefathers, pinalitan. Kaya nga po ako, ang pangalan ko, Dante Maravillas, kayo. Ano yung pangalan ninyo, yung family name? Kastila, mga kababayan. Tingnan naman ninyo ang mukhang ito kung Kastila ito. Mrs. Ko. Itong mukhang ito, ito ang totoong mukha, mga kababayan, ng mga lahi ni Ophir. Nanak ni Yoktan. At yung liit kong ito, mga kababayan, ito ang original size. Maliit talaga po si Yoktan. At yung kulay na ito, kayumanggi, ito talaga yung kulay ni Yoktan. In our tribes, the Aitas, the Negritos, these are the original descendants, mga kababayan, of Ophir. The original descendants of Yoktan, the son of Eber, kung saan ang galing, mga kababayan, ang lahi ni Peleg, yung alam nating mga Hebrew people, si Peleg ang Yoktan, magkapatid, anak ni Eber, yung pinagmulan ng Hebrew people. So in other words, mga kababayan, ang origin natin Hebrew. Balik Hebrew po tayo. Mga Hebrew pala tayo. Kita ninyo. Mga kababayan, in the places were replaced with names ng mga santo ni Damaso. Doon sa amin, Santo Domingo, Santa Magdalena, San Roque, etc. Buti na lang yung mga, yung Cubao sa Quezon City, Hebrew origin. Yung Mayon, volcano. The spring of water, Mayon volcano pa rin. Buti na lang yung Mount Pulag, pangalan ni Peleg, anak ni Eber, Pulag pa rin doon sa saan nga yung Mount Pulag dyan sa Cordillera, Ifugao. Hindi nila napalitan. Buti na lang yung Mindoro. Mindoro pa rin yung pangalan, mga kababayan. Pero pinilit nilang lokohin tayo. Nagaling anyan sa Mina de Oro. You try to search, mga kababayan, the origin of all this ancient names of places. You will be shocked. The traces of Hebrew words and names in our places. Pero ang ginawa ni Damaso, pinagpapalitan niya yung mga pangalan. Inerase niya yung history ng ating lugar, pati pangalan ng tao. Ita ninyo, mga kababayan, kung gaano kayaman yung ating bansa. Kaya grabe yung panlulokong ginagawa nila sa atin. And I think that is enough dito sa topic na